Ngayon nga kapatid ay ating napanood ang umaatikabong bakpakan dito sa MPL na kung saan nagtapat na nga ito ngang Blacklist International at ito ngang Bren Esports na kung saan kapatid dito ay lubos na hirapan ito ngang Blacklist International na makalaban nga itong Bren Esports. Tulad ng prediction natin nung nakaraan kapatid ay maaaring mat-2-0 nito ngang Bren Esports itong Blacklist kapag hindi nga nag-adjust ang mga ito na kung saan may adjustment naman itong Blacklist International, ngunit hindi nga ito naging sapat kapatid para matalo nila itong Bren Esports na kung saan pinuruhan talaga ng Bren Esports ito ngang mga bagong membro ng Blacklist, kaya naman nahirapan nga itong dynamic duo na B-Wise at pati nga si Edward kapatid ay nahirapan din sa pagkakataon na ito. May mga chance naman itong Blacklist International para mabaliktad nga ang bapor ng Bren Esports, ngunit na natili nga sa composure itong ang Bren Esports sa pagkakataon na ito. Kaya naman nagtuloy-tuloy nga ang panalo ng Bren Esports pagsapit ng Game 1 at pagsapit nga ng Game 2 kapatid, na kung saan nasa momentum pa rin talaga itong Bren Esports sa pagkakataon na ito. Kaya walang duda kapatid na ito talaga ang kuponan na gustong makalaban ni Carl TC pagsapit nga ng final, dahil balagbagan nga ang dalawang kuponan na ito. At sa katunayan nga nito kapatid, itong ang Echo Esports at Bren Esports ang nangunguna ngayon dito nga sa MPL regular season na kung saan nag-uungusan nga ang mga yan. Minsan nangunguna ang Bren Esports at minsan naman nangunguna itong Echo Esports. Kumbaga kapatid, palit-palit lang ang nangyayari sa dalawang kuponan na yan dahil parehas ngang magiling itong ang Bren Esports at Echo Esports. Kaya naman kung sakali lang naman kapatid na ang dalawang kuponan na yan ang magtatapat dito nga sa finals, abay kaabang-abang na nga talaga ito at tunay na marami nga ang manonood dito, lalo na't iba talaga ang ipinapakita ng Echo Esports ngayon, iba rin ang ipinapakita ng Bren Esports na kung saan gamay na gamay na nga nila ang kanilang chemistry. Tandaan natin kapatid na matagal-tagal na ngang kinakapa ng Bren Esports ang ganyang chemistry na pangbalagbagan talaga. Noong MPL Season 6 pa lamang sila nagkampyon at nagkampyon din dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Ngunit pagsapit ng MPL Season 7, Season 8 at Season 9 pati nga Season 10 kapatid ay nag-a-adjust pa itong Bren Esports na kung saan ang season na ito ang pinaka magandang chemistry ng Bren Esports at posible silang magkampyon muli dito nga sa MPL. Yan ay kung magtutuloy-tuloy nga ang ganda ng performance na ipinapakita nga ng mga miyembro ng Bren Esports. Subalit may mga hadlang ngang kuponan dito sa Bren. Andito ang Echo Esports na kung saan isa yan sa magiging threat talaga dito nga sa Bren Esports para lamang magkampyon. At mabalik nga tayo dito sa Blacklist International kapatid, na kung saan sa ngayon nga ay hindi nagiging consistent ang laruan ng Blacklist, na kung saan may times na nanalo nga ang mga ito, may times naman na natatalo nga ang mga ito, at ang malala nga nito kapatid ay nagkasunod-sunod nga ang kanilang pagkatalo dito sa MPL. Kaya naman panibagong adjustment ang dapat nilang gawin para nga sa susunod nilang laban. Hindi pa naman huli ang lahat dito sa Blacklist kapatid. Medyo matagal-tagal pa nga ang serye ng regular season. Andyan yung mga tipong dapat habang papalapit na nga ng papalapit ang playoffs kapatid ay nakakapag-adjust na nga ang mga bagong miyembro ng Blacklist International para nga nasabi natin na contender nga itong Blacklist dito nga sa playoffs, na kung saan naniniwala nga tayo sa kakayahan ng Blacklist International. At yan nga ang bagay na ating aabangan talaga dyan kapatid. Sa pagpapatuloy nga kapatid, isang mainit din na bakbakan ang nangyari nga dito sa Smart Omega at dito sa Echo Esports, na kung saan sa Game 1 pa nga lang kapatid ay nagpakitang gilas na nga kaagad itong ang Echo Esports sa pagkakataon na ito. At mapapansin din kapatid na gumamit nga si Ryzen nito ngang Fanny, na kung saan alam naman natin kung gaano nga kagaling si Ryzen sa pagkakataon
ginagamit niya ng Fanny. Kaya naman medyo nakakapalagpalag nga itong Smart Omega dito sa Game 1 na kung saan kapatid hindi nga naging madali ang pagkuha ng Echo sa panalong iyon. Sobrang ganda rin ang ipinakita dito ni Kelra kapatid na kung saan buhat na buhat pa rin talaga ni Kelra ang kanyang kuponan na Smart Omega. Kaya naman napapost nga itong si Idol Zapnu na buhat ni Kelra ang mundo na kung saan kapatid dito nga ay sobrang ganda ng ipinakita ni Kelra sa pagkakataon na ito at isa talaga si Kelra sa pinakamagaling na gold laner dito nga sa MPL. Ngunit kahit nga anong galing ni Kelra kapatid, kung ang kanyang kakampi nga ay nag-struggling hanggang sa mga oras na ito ay mahirapan ngang makapagpanalo itong ang kuponan ni Kelra. Kaya naman dito sa Game 1 kapatid ay tuluyan nang umalagwa itong Echo Esports. Kaya naman ang nanalo nga dun kapatid ay walang iba kundi ang Echo. Ngunit pagsapit naman ng game to kapatid, dito na nga umalagwa ang mga miyembro nitong ang Smart Omega. Mapapansin talaga kapatid na kapag maganda ang nilalaro ni Miko ay maganda rin ang nilalaro ng kanyang kakampe. Hindi ba't kung ganyan palagi ang laruan ni Miko kapatid, magiging maganda ang performance ng Smart Omega sa mga susunod nilang laban. Ngunit hindi nga nagiging consistent ang laruan ni Miko. May times na magaling nga si Miko bilang tank, ngunit madalas ngang nabubokya ito kapatid. Kaya naman labis-labis ngang nahihirapan ang kanyang kakampe sa pagkakataon na ito. Kaya naman isa talaga si Miko sa dapat na maging consistent nga dito sa Smart Omega. Nang sa gayon, kapag maganda ang nilaro niya, maganda rin ang nilaruin ng kanyang mga kakampe. Napansin ko kasi kapatid, nakadepende talaga ang Smart Omega sa kanilang ang tank. Dito na nga talaga napilayan itong ang kuponan ng Smart Omega na kinakatakutan nga noon dahil sa mga kakaibang set nga Idol Chaknu. Kaya pa yan kapatid, matagal-tagal pa naman ang regular season dito nga sa MPL. At kahit nga nanalo ang Smart Omega dito sa game to kapatid, ay may sinabi nga itong si Carl TC na kung saan ayon nga sa kanya ang ginamit ni Ryzen na Lancelot tank ay wala raw di umanong damage. Kaya ayaw nga itong gamitin ni Carl TC kapatid. Mapapansin kahit na magaling si Carl TC mag-assassin ay hindi niya nga ginagamit itong Lancelot tank dahil alam naman natin na may killer instinct nga itong si Carl TC. Paano makakapatay itong Lancelot kung wala nga itong damage kapatid? Although maganda nga ito kapatid dahil malaki nga ang tsansa na makuha nga ang mga objectives kapag naka-Lancelot tank. Nakagaya nga nang nangyari dito sa game 2 na halos nakukuha nga ni Ryzen itong ang mga objectives nila. Kaya naman nahirapan talaga itong Echo Esports na manalo sa pagkakataon na ito. Ngunit pagsapit nga ng game 3 kapatid, balagbag na nga ang inabot nitong ang Smart Omega. At nang dahil rito kapatid ay nanalo pa rin itong ang Echo Esports sa pagkakataon na ito. Kaya naman hanggang ngayon nga kapatid ay wala pa rin katalo-talo itong ang Echo Esports na kung saan nakaligtas nga ang mga ito sa kamuntikan na ngang pagkatalo ng kanilang kuponan dito nga sa MPL. Hang gagawa nga ng history itong Echo Esports sa pagkakataon na ito kapatid. Bukod nga sa nakaraan na nagkampiyon nga ang mga ito sa World Tournament, ibibreak nga nila ang sinasabing sumpa dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends na kung saan sa mga nakalipas na World Tournament kasi ng ML kapatid, kung sino nga ang nagkakampiyon ay hindi na nga nakakapagkampiyon dito nga sa MPL. Ang Bren Esports na nagkampiyon sa World Tournament kapatid, ngunit sa susunod na season nun ay nagkandatalo-talo na nga itong Bren Esports. At itong ang Blacklist International ay hindi rin nagkampiyon dito sa MPL matapos nilang magkampiyon sa World Tournament ng Mobile Legends. Sinabayan pa nga ito ng pagpapahinga ng B-Wise. At ngayon nga kapatid ay ibibreak na nga ng Echo Esports ang sinasabing sumpa kung sino ang nagkampiyon dito sa World Tournament ay hindi nga magkakampiyon agad dito sa MPL. At malaki talaga ang posibilidad na magkampiyon nga itong Echo Esports kung ang ibang kuponan ay ganun pa rin ang ipapakita dito nga sa playoffs. At yan talaga ang ating aabangan dyan kapatid. So kapatid,
Ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.